Apong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at samo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magpapor, sambahin ang Lord. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng mga kaloob mong ibinibigay sa katauhan ni San Luis, ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin. Matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdal-linis, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Oksiyas, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Oas, na anak ni Okosiyas, ay naitakas ng tiyan niyang si Hosaba, na anak ni Haring Horam at kapatid ni Okosiyas. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinagong 6 na taon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Nang 7th taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Hosaida ang mga pinuno ng mga kriteyo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Hosaida. Isinama nila kay Hosaida ang kanika nilang tauhan
pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay kay Hosaida sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David at ang sandata sa pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda na umanong mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Hosaida ang prinsipe, kinoronahan niya ito. Iniabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan. Mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar, tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Hosaida sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng iyan at patayin, pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon." Siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo, at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Hosaida ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba ito at winasak pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Hosaida ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ikaw pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Iyong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaawa niya ay mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Magsitayo na po ang lahat.
Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang mga dukha, natanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at hadiha. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Dumating na ba sa punto ng buhay mo na marami kang choices at nahihirapan kang pumili? Siguro ngayon pa lang iniisip nyo na saan ka kakain pagkatapos ng misa? Sa dami ho ng kakainan dito ho sa Quiapo, hindi mo na alam saan ka kakain. Daming choices. Sa buhay din natin, marami din tayong choices. Binibigyan lagi tayo ng pagkakataon na pumili. At paano ba tayo namimili? Pinipili natin ang bagay ayon sa mahalaga sa atin. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon na pumili. Pagising mo, mamili ka. Papasok ka o hindi. Matutulog ka pa ba ng 5 minutes pa o babangon ka na? Tapos alam mo yung 5 minutes na yan, ending yan, 30 minutes late ka na, no? We are always given a choice. Pero sana sa buhay natin bilang Kristiyano, ang pagpili natin ay nakaayon din kung ano ang mahalaga sa atin. What do you value most? Kung sa iba ho siguro ang value niya, yung kalusugan niya. Lalo na ho siguro kung ikaw ay media betis ka na at binavalue mo na yung kalusugan mo, binabantayan mo na yung blood sugar mo, eh magsasabi sa'yo, tara, kain tayo ng ice cream. Kung ang value mo, yung kalusugan mo, sasabihin mo, hindi. Taas sugar ko. May mag-aalok sa'yo, kumakain ka, sarap na sarap kang kumain, sabihin sa'yo, extra rice gusto mo. Pero dahil you value your health, eh hindi, isa lang, half rice lang. No? Half rice cooker, no?
Parahil sa iba din sa atin, ang value natin, pamilya. At kasama din sa kultura ng pagiging Pilipino, ay may pahalaga tayo sa pamilya, hindi ho ba? Kaya kung value mo yung pamilya mo, kahit may sarili kang pamilya, nadalaw ka pa rin sa magulang mo. Mahalaga sa iyo ang pamilya mo. Mahalaga sa iyo ang asawa mo. Mahalaga sa iyo ang anak mo. Kaya ka nagsusumikap para mabigyan sila ng mabuti at magandang kinabukasan. Hindi ba? Kahit hindi man nakatira sa mansyon, basta nabibigay ang pangangailangan ng pamilya, okay na. Masaya na. Dahil pinapahalagahan ang pamilya. At dahil mahalaga ang pamilya, ganun din sa buhay mag-asawa, hindi ka gagawa ng bagay na ikasisira ng pamilya mo. Di ba? Kasi mahalaga sila sa iyo eh. Hindi ka gagawa ng bagay na ikasasaktan ng magulang o kapatid mo. Hindi ka gagawa ng bagay na alam mo masasaktan ng asawa mo dahil mahalaga siya sa iyo. Siya lang ang one and only mo. Wala ka ng kachat na iba. Wala ka ng nilalike na iba. Dahil alam mo, yari ka sa misis mo pag may nilike kang post ng ibang babae. Hindi mo iiwasan mo yun. Bakit? Kasi mahalaga sa'yo ang asawa mo. Di ba? Hindi mo sasaktan ng mga anak mo. Dahil mahalaga sila sa'yo. What we value, we always choose. Sa buhay din natin bilang Kristiyano, bilang mga nananampalataya at tayo bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, ang presensya mo dito ngayon, may choice ka. Magsisimba ba ako? Pupunta ba ako ng Quiapo? Kahit tanghaling tapat? Para ho sa mga nasa labas, may libreng sunbathing? Pero, pumunta ka pa rin kahit mainit. Pumunta ka pa rin kahit marami, alam natin maraming tao sa Quiapo tuwing Biyernes dahil mahalaga sa atin ang debosyon natin. Mahalaga si Jesus Nazareno sa buhay natin. Kaya kahit anong hirap, kahit anong discomfort, yayakapin at gagawin dahil mahalaga si Jesus sa atin. Hindi naman ho komportable nakatayo ka. Hindi naman ho komportable nagpapaypayan tayong lahat. Pero lahat ng yan, okay lang. Dahil mahalaga at mas mahalaga sa atin ang debosyon natin kay Jesus Nazareno. At dahil mahalaga si Jesus sa buhay natin, ang ating buhay din ho sana ay nakaayon din sa kanyang aral at turo. Hindi tayo gagawa ng bagay na maglalayo sa atin sa ating pananampalataya kay Jesus. Di ba? Hindi tayo gagaiwasan natin yung bagay na maglalayo sa atin sa pag-ibig sa Diyos. Kasalanan. Sinusubukan natin at nagsisikap tayo na magbalik loob, magbagong buhay dahil mahalaga si Jesus sa atin. Kaya magandang paalala sa atin ito bilang Kristiyano at bilang deboto ni Jesus Nazareno na sana may halaga si Jesus sa atin at ang pagpapakita natin ng halaga sa ating debosyon at pananampalataya kay Jesus ay nakikita sa pagpili natin kay Jesus. Iiwasan ang mga kasalanan. Iiwasan yung chismis dahil mahalaga si Jesus sa atin. Iiwasan ang bisyo. Bakit? Dahil mahalaga si Jesus sa atin. Nagsusumikap na magbagong buhay dahil si Jesus ang mahalaga sa atin.
na ang kanyang aral at turo ay nais nating isabuhay. Ang aral at turo niya ay nais nating pagsumikapan na maging parte ng ating buhay. Pinipili si Jesus dahil mahalaga si Jesus. Kaya magandang imbitasyon po sa atin ito bilang mga Kristiyano ho ngayon. Sa araw ding ito, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Luis Gonzaga, o mas kilala ko sa pangalang Aloysius Gonzaga. Pinili niya ang Diyos. Pinili niya ang Diyos sa kabila ng kayamanan na meron siya. Galing siya sa isang mayamang pamilya, pero lahat ng yaman tinalikuran niya dahil mas pinili niya ang Diyos. Sana tayo din bilang Kristiyano, dahil mahalaga ang Diyos, piliin natin ang Diyos. Diba nauso ko yung piliin mo ang Pilipinas challenge. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang gumawa nun dito. Pero bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, piliin din natin si Jesus. Piliin natin na sundan si Jesus. Piliin din natin na maging kalarawan si Jesus. Dahil si Jesus ay mahalaga sa atin. Sabi nga ho ng Ebanghelyo, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ano ang mas mahalaga sa iyo, naroon ang puso mo. At para sa ating mga deboto, si Jesus ang mahalaga, kaya pinipili natin si Jesus. At pag pinipili natin si Jesus, patuloy tayong nakakaabante. Patuloy tayong lumalago. Patuloy tayong sumasalya sa buhay ng biyaya. Dahil si Jesus ang pinipili natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ito natin ang ating puso sa kaligtasan ng ating panalangin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pang mamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtotoo ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso.
Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, halakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kami makadulog tulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang ang aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon ay aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan namin ngayon nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa wala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasanangin ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa namin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para nang sa dalang.
Pinagbigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo.
yaman mo sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Sa mga kasalanan ko, buhay ko'y inaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay ay kasama ko ang sangkot ng dasal. Sana'y pakinggan mo na mapawin ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at mapakailanman, ikay pupurin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Payapa, ilayo sa lahat ng masama, maawaan niyo po kami, umasa. Sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami mababayaan. Buong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sangkot ng dasal, sana'y pakinggan mo ang mapawin ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na po Jesus Nazareno. Announcement. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon
ay katulad ng Linggo. At ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na ika-alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ikatatlo ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikaapat ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Faris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mo makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inihinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Mister Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Inuwalhati namin.